Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Melody ng San Joaquin, Pasig City. Nais nitong ireklamo ang dating kinakasama dahil sa di umano'y pagpapababaya nito sa kanilang mga anak at hindi nito pagsusustento sa mga ito. Alias Melody ng San Joaquin, Pasig City, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Pwede mo bang maikwento kung paano kang pinabayaan itong iyong inireklamo? Actually, sir, naghiwalay po kami noong 2018. Tapos po, ang reklamo ko kasi sa kanya, hindi na po siya nagsustento simula po nang umalis na siya. Nagsustento po siya October 2019 hanggang February 2020 lang po. Tapos after po noon, wala na po. Tapos nagulat na lang po ako, may anak na po uli siyang bago, may kinakasama na po siyang bago. Actually, sir, pangalawa na po niya ako eh. Kasi yung una niya pong asawa, ex-live-in partner, may anak din po siya doon. I mean, pinabayaan niya rin po yun. Ngayon po, ako po yung pangalawa, ganun din po yung ginawa niya. So ngayon, may bago na naman po siya. So, naging natural na po. Mukhang jingulo ito, sir. Mabuti hindi natin kasama ngayon dito, no? Si ating Emma. Naku, kundi iinit na naman ang ulo. Naging habit na po niya iyon. Yung una po kasing anak, 10 years old na po eh, kahit piso wala pong binibigay yung ano po, yung nirereklamo ko. Tapos yung sa ngayon po, sobrang pahirapan po. Ang katwiran niya po kasi, yung una po, ang katwiran niya, wala naman daw po akong magagawa kung wala siyang trabaho. So, para sa akin, bakit ganun? Mama Melody, pwede bang ganun? Mag-anak lang na mag-anak ah. Ano? Yes, sir. Ako po, halos dinodoble ko po yung trabaho ko. Ma-reach ko lang yung needs ng mga anak ko. Ma'am Melody, matanong ko lang, paano ba kayo katagal nagsama nitong iyong inirereklamo? At ilang taon na rin ang inyong anak o mga anak? Nagsama po kami 2011 po. So, nagkaroon po kami ng anak na 8 years old at saka po 4 years old. So, linawin natin, hindi po kayo nakasal, ano? Hindi po, sir. Ma'am Melody, nasa na po ba itong iyong nirereklamo? Sir, ito nga po pala. Nag-file po pala ako ng ano, naasikaso ko po ito, nakapag-file ako ng case. Okay. Ang problema po, na-dismiss po. Ano hindi po kaso ko, ang isinampa po ninyo? Ang sinampo po ng abogado ko ay economic abuse. Saan po yan na isampa? Saan po na-dismiss? Sa Pasig, ano po, sa Pasig po, prosecutor. Umabot po ba sa husgado, sa korte, kay judge, o sa piskalya lamang? Hindi po, sa fiscal lang po. Okay. So, nakokontakt mo pa ba ang inyong, ang dati mong ginakasama? Hindi na rin po sila nagpaparamdam, pati po yung pamilya niya. At parang tinataguan na rin nila kasi ako eh. Tapos po, nabalitaan ko po na nagpadala kasi po ako ng demand letter sa kanila. Okay. Nung nagpadala po ako ng demand letter, natanggap naman po nila. Tapos, inignore po nila yon. Tapos, nagpadala rin po, nakatanggap din po sila ng subpoena, inignore din po iyon. Subpoena, hindi rin po sila nag-counter. Saan galing yun po ang subpoena, ma'am? Yung pinadala po sa fiscal, yung pag-file ko po. By the way, ma'am Melody, gusto ko lang po malaman. Ano po ang naging dahilan at na-dismiss po yung kaso? Ano daw po? Ang sabi dito, lack of evidence daw po. Lack of evidence. Ma'am Melody, ano po yung maaaring ibang pangalanan itong at sino itong inirereklamo nyo? Michael Bryle Moldes po. Ayun, si Michael. Actually, Ma'am Melody, sinubukan po siyang tawagan at kontakin ang ating Action Center. Subalit hindi po siya nagpaunlak ng panayam upang marinig natin din. Siyempre, ang ating panig, hindi po tayo bias dito. Gusto din natin malaman ang istorya naman ano, ng kabilang panig. At para naman po kay Sir Michael, bukas po ang Rectang Connect Action agad para sa inyong panig, side of the story. Maaari po kayong tumawag sa Rectang Connect Action agad hotline numbers 24/7 ho. Nakabukas ang ating mga numero ng komunikasyon para ho mapakinggan natin kung ano ba yung side of story mo. So, Ma'am Melody, paano po kami makakatulong? Ano pong nais ninyong gawin po namin? Ang gusto ko lang naman po ay gawin niya yung responsibilidad niya kasi hindi niya pwedeng talikuran to eh. Tama naman po siya. Kasi may karapatan siya, may anak po sila. May anak. Kailangan talagang panagutan ng sustento dito sa kanilang mga naging anak.
maliliit pa po yung mga bata, hindi niya pwedeng gawin yung pabayaan niya to. Oh, ay tumutulong ho ba sa pagpapaaral, ma'am? Hindi po, ako po lahat. Oh, nako. Attorney, mga ba nating tanungin? Attorney Ray, tanong? Bakit insufficient yung ebidensya? Yan. Sige. At any rate, makakausap natin sa kabilang linya si Corporal Rachel Ann Dumapit, ang WCPD PNCO Pasig City Police Station, Eastern Police District. Corporal Rachel Ann Dumapit, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir, at sa lahat po ng nakikinig sa Hotang Connect, sir. So, napakinggan mo ba si Ma'am Melody sa kanyang gustong ireklamo ang tungkol sa pag-iwan sa kanila at hindi pagbibigay suporta ng dati niyang kinakasama sa kanilang mga naging anak? Yes, sir. Napakinggan ko po. Ano ba ang pwede mong maipayo kay Ma'am Melody? Sir, ini-encourage po namin si Ma'am Melody na pumunta po sana sa aming opisina para mas ma-assess po namin at mas mapag-aralan po namin kung ano pa po ang pwede nating gawing hakbang para po ma-refile po natin yung kaso or kung ano pa po ang mga gustong mangyari ni Ma'am Melody, ma-assess po namin at magawaan po natin ang paraan. Mm-hmm. Yan, eksakto. Ma'am Melody, napakinggan mo ba ang tugon ni Corporal Dumapit? Yes po, sir. So, alam mo ba kung saan yung Pasig City Police? Nagpunta na rin po ako nung bago po ako mag-file. Dumiretso po ako sa Women's Desk. Mm-hmm. Sa may si Raymundo po. Oo. So, siguro sa panahon ngayon, lalo na't naidulog mo rito sa Rectang Connect, higit kang matutulungan ngayon ni Rachel Ann Dumapit. Yes, sir. So, pwede ka bang makapunta ulit dito sa Pasig City Police Station? Yes, sir po. Ayan. So, pagkatapos ng ating pag-uusap, pag walang kagad bababa, para ma-connect ka ng ating action center at para maturuan ka kung paano kayo higit na makakatulong sa iyo ang ating Pasig City Police Station sa tulong na rin ni Corporal Rachel Dumapit. Ayan po. At para kay Ma'am Police Corporal Rachel Ann Dumapit, ano po ang WCPD PNCO ng Pasig CPS, Ma'am. Pakipadalan ho kami dito sa ating programa ng pictures, action photos and videos kung ano ho ang ating ginawang pagtugon dito sa inilalapit ng ating complainant. Aasahan po namin yan, Ma'am Police Corporal Dumapit. Yes, ma'am. Nagawin po namin, ma'am. Alright. And thank you, Ma'am Melody, sa pagtitiwala sa Rectang Connect Action agad. Si Ma'am Melody ng San Joaquin, Pasig City.